Love the Lord. Love the Lord, all my soul. Love the Lord, all my soul. Let all that is within me love His holy name. Serve the Lord. Trust the Lord. Trust the Lord, all my soul. Trust the Lord, all my soul. Let all that is within me trust His holy name. Thank the Lord. Let us now praise the Lord. Oh,
be the name of the Lord and blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Shalom. Kura maham kura mashida daburwa makanda. Hallelujah. Hallelujah. Diyos at takilang Ama, muli kami nagkakatipon ngayon sa dakong ito yung pinili para sa aming lahat upang ikay patuloy naming sambahin at purihin sa Espiritu at katotohanan. Lobin mo na ng lahat na nakarating ngayon yung pagpalain, ang may makaramdaman ninyong pagalingin, ang mga nangailangan ninyo pong tugunin. Pagpalain mabuting balitang ating ihatid upang ito'y sa aming lahat ay magpaybuhay kalakasan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Sa pagkasa, naririto sa dina, nakahanda ang ulo.
Let's take a reading from the letter of James, chapter 1, verses 2 to 8. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. But when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That man should not think he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Brothers and sisters, ito po ang magandang balita buhat sa ating Panginoon. All hail King Jesus. Lift up your head to the God.
Purihin, purihin ang Panginoon. Bago tayo magpatuloy, paalala muli, ilang tulog na lang ay Pasko na. Sikapin nating lahat na laging makadalo sa ating Lingguhang Family Appointment with El Sadai dito sa Ambel City tuwing araw ng Sabado. At lalo na sa araw ng ating overnight sa December 2021. Sapagkat ako'y naniniwalang may special regalo ang lahat na tatanggapin. Kayo'y naniniwala ba? Kaya laging gumawa ng prayer request pamasko at i-drawing sa likod ng inyong prayer request ang isang sanggol na nakahiga sa sabsaban at sa ilalim nito isulat ang mga pangalan ng mga taong ibig ninyong abutin ng Panginoon. Naniniwala kayong abutin sila ng Panginoon? At para sa ating special raffle sa overnight with plenty of cash, maraming cash for cash ang premium nito, bumili kayo ng Christmas pamasko package dyan sa ating co-op. Pambigay nyo rin sa nangangailangan. Humingi kayo ng raffle ticket, bawat box, maaari kayong bumili ng marami. At maraming ticket din kayong dadalhin. At dalhin nyo ang inyong ticket sa araw ng overnight para pag natawag ang inyong number, tatanggapin nyo agad ang inyong cash na regalo. Hindi ko sasabihin kung magkano, basta marami yan. Naniwala kayo? At laging magdala ng bottled water tulad ng Agua Belina para ito'y magamit natin sa pagpapagaling sa ating mga karamdaman sa panahon ng pangailangan. Tulad ng panahon ni San Pablo Apostol, maliliit na bagay ang ginamit ng Panginoon para gumawa ng mga pambihirang kababalaghan. At syempre, sikapin ninyong patuloy na makapag-akay ng inyong mga mahal sa buhay na medyo nalalabuan ng pananaw sa buhay para bigyan siya ng liwanag ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Okay, makaka-uwi na tayo. Praise God! Isang mapagpalang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid na narito po ngayon sa Ambel City. At sa lahat po ng ating mga kapatiran na nakalagon sa kani-kanilang mga internets. At syempre po, sa lahat ng ating mga kapatid na nakatunghay sa kanilang mga radio sets, isang mapagpalang gabi. Tayo po ngayon ay narito sa question and answer portion na kung saan po makakasama natin ang ating pong minamahal at guwapong punong lingkod, Brother Mike Velarde, para po sa lahat ng mga katanungan ng ating mga kapatid na ito. Una po nga magtatanong mula po sa GMA Cavite, Sister Nori Ariola. Palakpakan po natin ang Panginoon! Magandang gabi po sa inyo, Yahweh El Shaddai, sa inyo aming mahal na punong lingkod, at sa inyo brother and sisters na narito ngayon sa Ambel. Hallelujah. Ang tatanong ko lang po sa inyo... Sound, lakas-laksan nyo. Ang itatanong ko lang po sa inyo, Brother Mike, ay tungkol po dun sa asawa ko po na... Ay, kung ako po ay merong pananagutan sa kanya kasi... Kanig nyo? Hindi. Oh, hindi daw. Walang pamasko ito mga kapatid na sila ito. Ang itatanong ko lang po sa inyo, Mother Mike, ay tungkol po dun sa... Kung meron po akong pananagutan dun sa aking asawa na 24 years kami pong hiwalay, sa kabila na kanya-kanya ho kami ng pamumuhay. Ilan kasal kayo? Opo, eh, Brother Mike. Itaas niyo yung sound niyo sa harap sa crowd. Dito sa Intablado, okay lang. Pero sa kanila yung naririnig. Ang itatanong ko lang po, Brother Mike, kung may pananagutan pa po ako sa kanya. Narinig niyo isang sa aral. Sabi na kanya-kanya kami ng pamumuhay. Okay. Narinig niyo isang aral na kahit hindi mo asawa, may pananagutan tayo. Lahat tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Okay, kaya yung naliligaw ng landas, pananagutan nating akayin sa matuwid na pamumuhay. Hindi nangangailangan na magsama kayo muli sa patayo ng Panginoon ng magulong pamumuhay, ano? Pero kayong naliwanagan, kailangan dalhin niyo ang inyong liwanag ni Kristo doon sa nadidimblan. Okay, kaya pananagutan mo ang kaluluwa noon. Opo, Brother Mike, yun po ang ibig kong itanong sa inyo.
Ano pa? At saka po yung ano, yung oh, sound. Walang sound talaga. Hindi nagsasalita eh. And then, may, ano po kung, kasi po, nagkanya-kanya kami ng pamuhay nga, buhan ng 24 years na yon. Tapos po, ako ganun din, ng alun niya, ngayon po, nagbago, nagbalik loob na po ako sa Panginoon. Buhat ng mga kilala sa kanya, kaganda ang loob. So, siya naman po, ay, wala pa rin, ganun po, marami na rin po siyang kasama. Marami na nakasama? Opo. Marami ng asawa? Parang ganun po. Ilang kayang kailangan niya? Kaya okay, po parang naawa ano ko sa kanya. Basta ano mo, isama niyo sa inyo mga prayer request. Kayong mga tinawag ng Panginoon na liwanagan at nabagong buhay, may bisa ang ating panalangin para sa iba. Opo, Brother Mike. Okay. Huwag yung sawang isama sa inyo mga prayer. Isama mo doon sa ilalim nung sanggol na pinadudurin ko sa nilagay inyo. Nilagay ko na po siya. Para maging sanggol ulit siya. Yung dadalo po ako, ganun ang ginagawa ko. Ayun, no. Sige. So, huwag kang tumigil. Hanggat hindi natin nakikita ang himala na gagawin ng Panginoon. Okay? Maraming salamat po, Brother okay. Mike. Papalaan po kayo ng Panginoon. Malakas sa papuri sa ating Yahweh El Shaddai. Ang pangalawa pong magtatanong mula po sa Malabon City, Sister Fer Reyes. Palakpakan pa natin ang ating Panginoon. Mas malakas! Mapagpalang gabi po, Brother Mike. Hindi po ako magtatanong. Ingi lang po ako ng payo sa iyo upang ang problema po namin sa palengke ng Malabon, wala po kami kasing notice na ibinigay po ang mayor na ipa-private na po ang palengke. Bigla na lamang po dumating sa amin yung papel na isa o dalawang araw, eh, may bago na pong may-ari. Pagkatapos po, nagkaisa po kaming maninindan ng Malabon na makiusap po sa mayor na sana eh pagkapasko na gawin ng palengke, hindi po kami pinagbigyan. Ang kalahati po ng palengke ng Malabon ay ginigibana po at gumawa po sila ng pansamantalang pagtitindihan namin doon po sa pinaka-unahan po ng palengke. Pagkatapos na magawa, anong sabi sa inyo, makakabalik kayo? Makakabalik po kami, pero napakalaki pong halaga ang hinihingi sa amin. Sa bawat isa pong maninindahan, hinihingan po kami ng 200,000 at magdadown daw po kami ng 40,000. Pagkatapos po, magbabayad kami ng 200 araw-araw. Pag hindi po kami nakabayad, ang lahat po ng ibinigay namin mapoporfeit. Parang napakabigat naman po para sa amin. Hindi naman po ganong kalaki yung aming kinikita. Nagtitiis po kami dahil wala naman po kaming ibang ikinabubuhay kundi yung pagtitinda sa palengke. Kaya po naglakas loob po ako lumapit sa inyo na bigyan niyo po kami ng payo kung ano po yung pwede mong itulong sa amin. Hallelujah. Sinasabi ko na nga ba, kung Pangulo na ako, nabigyan ng payo yan eh. Kaya man ba yung mga problema niya, sa Pangulo dapat ilapit yan eh. Diba? Ginawa, unang payo talaga doon, dapat kausapin niyo yung mayor. Yung make an appeal, na kinausap niyo na kamo, decision niya yun, no? Alam mo, may mga ganyan talaga. Pag eleksyon, nakakabawi lang kayo yung pagdating na eleksyon siguro. Sa 2010, no? Balikan niyo uli, sama-sama kayo, ha? Tapos isama nyo sa panalangin. Wala namang matigas na tao hindi nadala sa panalangin eh. Amen ba? Kasi kamo sa panahon ngayon, kamo mayor, sa panahon ngayon, para naman kami pinatay nyo biglaan yan sa halagang hinihinging yan. Diba? Lalo na matagal na kayo doon, diba? Ano ang kontrata nyo? May mga kontrata ba kayo dyan? Hindi po, kasi po nung nakaraan taon, ang namahala po ng palengke ng Malabon ay ang kooperatiba. Ngayon po, natapos po yung time ng co-op. Naglagay daw po ng bidding ang munisipyo
Pero inilagay po yun umaga noong tanghali, hindi na po na, nila nakita doon sa paskil. Kunyari lang po siguro, meron silang pabiding. Pero alam na po namin kung sino po yung may pakananan lahat ng yon. Oo, oh, yun pala. Yan ang hindi ko alam. Alam niyo na pala eh. So ano kayong papayo sa inyo? Ano gusto niyong payo? Yung matulungan lang po kami na sana eh, hindi naman po ganun kabigat. Ayun na nga, ayun yung payo sa inyo. Punta niyo ulit. Okay, pumunta. Sama-sama kayo. Kailan lahat kayo? Baka kayo pumunta, manalangin mo kayo sama-sama. Mag-prayer meeting muna kayo sa palingki. Ha? Eh, opo. Oh, kung lapitan nyo si, ano, si brother, alam niyo kung sino yung disciple in charge doon sa Kalmana para samahan kayo doon sa mayor. Ha? Lahat si ng mga prayer, lahat ng mga prayer groups dyan sa Kalmana, samahan niyo ito mga kapatid natin, papunta sa opisina ni mayor. Isang rally doon, prayer rally sa harapan ng munisipyo. Hindi ba? Sige, kayo ng permit. Kamu, mayor, bigyan kayong permit dyan sa plaza, magra-rally lang kami. Ano rally niyo? Prayer rally para magbago ang isip mo. Kaya natin kung bigyan kayo ng permit. Brother Mike, hindi naman po nakikipag-usap ang mayor eh. Ah, hindi kikipag-usap? Hindi po. Sinong kausap lang? Hindi niyo pa nakausap mayor? Hindi pa po. Ah, yun pala. So, puntahan niyo yung mayor. Hindi, maaaring hindi niyo makausap yan. Ang humaharap lang po yung abogado. Hindi na kamo, yung si mayor kamo ang kailangan namin. Pag marami na kayo, haharapin kayo niyan. Ha? So, kausapin mo si yung ating disciple in charge dyan at tutusan kong lahat na prayer group sa Kalmana, hindi lang sa Malabon ha, buong Kalmana, mag-organize kayo isang prayer rally doon sa harapan ng munisipyo ng Malabon. Okay? Kung amen. Kailangan pumunta ako doon para mag-rally tayo, pupunta ako doon. Amen. Okay? Oh, salamat. Sige. Maraming salamat po oh. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Sige. Pag nasama sa panaginip ko. Malakas sa palakpak sa ating Panginoon! Hallelujah! Mula San Pedro, Laguna, Sister Minda Barcena. Palakpakan pa natin minsan pa ating Diyos na buhay. Magandang gabi po, Brother Mike. Ang tatanong ko po sa inyo yung tungkol sa generation curse ng pamilya. Kasi yung... Oh, anong gusto mo alam sa generation curse? Kasi yung mga nono ko sa father's side, 50s pa, bukas na ang Biblia sa kanila. Kaya lang, hindi nila pinamumuhay ang laman ng Biblia. At hanggang ngayon nararamdaman namin, Brother Mike, yung resulta sa mga present generation sa amin. Sabi sa Biblia, up to the fourth generation ang apekto ng curse na yan kung hindi nababali. Now, mas matindi po yung parusa doon sa nakakaalam pagkatapos hindi nila ginagawa. For example, alam mo na nababasa mo ang Biblia, maliban di ka naniniwala doon sa Biblia, no? Pero kung narinig nyo na ang salita ng Diyos, sabi nyo sa aklat ng Hebreo, pag narinig nyo na ang tinig ng Diyos, huwag na kayo magmatigas ng loob para hindi kayo tudasin ng Panginoon. Amen ba? Amen. So, to break the generation curse, kayong mga nakasumpong sa katotohanan at tinanggap ang liwanag ni Kristo, pwede niyong i-break ang generation curse niyan. Kaya lang, doon lang sa, halimbawa, sabi ko yung mga kapatid, ikaw ang nakasumpong sa Panginoon, yung supling mo ang makokover ng pagputol ng generation na yun. Yung kailangan lahat ay tumanggap sa Panginoon sa Kristo. Saka lang mapuputol ang generation curse na yan. Kasi, Brother Mike, kami nagsiserve din kami sa Couples for Christ. May household din kami. Tsaka dito kami talaga na-open ang Biblia simula nang pumasok kami sa El Shaddai. Hiningi ko sa Panginoon na may darating na tao na magbubukas sa akin ng Biblia. At ikaw na yun, Brother Mike. Maamin lang naman, Brother Mike, yung mga anak namin gusto namin makatapos. Pero Brother Mike, trials, dumarating yung pangatlong anak ko, nakatapos, nakapasa ng board. Tama ang topic natin ngayong gabi, trials and testings. Kapasa siya ng board, nagkasakit. Brother Mike, nadala ko na po siya sa inyo, sa opisina mo. Pinabless ko siya sa iyo kasi hinahanap ka niya. Ganito yan, ano? Kasi ang kaligtasan kasi individual yan eh. Hindi natin pwedeng saklawan yung ibang tao.
ang tungkulin lang natin, ihatid natin yung mabuting balita ni Kristo sa bawat tao. Sabi nyo sa Marcos, sa Ebanghelyo ni San Marcos, ipahayag nyo sa buong sanlibutan ang mabuting balitang ito. Ang manalikit man ang palataya at mabautisman, maliligtas. Yung hindi, tinanggap na nila ang parusa. Kaya they will be given a choice. Kaya sige lang, hayag natin maghasik tayo ng Ebanghelyo sa puso ng mga tao. Sabi doon sa Talinghaga, mayroon nalalaglag sa kabatuhan, may nalaglag naman sa matabang lupa. Sige lang, hasig natin, kita nyo, kayo mga tinamaan ng magandang bihini, naririto ngayon. Amen. Amen ba? Amen, Brother Mike. Sige, patuloy nyo nga. Basta, use your power of intercession. Mayroon tayong kapangyarihan para ipanalangin nyo mga naliligaw ng landas. Amen. Kasi sabi sa Biblia, maliban na ilapit ng Ama ang makasalanan kay Kristo, walang makasalanan kusang lalapit. Amen. Kaya, kailangan panalangin natin na abuti ng kamay ng Panginoon yung mga taong naliligaw para ilapit sa Panginoon. Okay? Kaya tayo ngayon, ako po yung nag-utos ng palabas ng utos na mag-organize ng tinatawag na neighborhood prayer groups. Ibig sabihin, kayong mga nakasumpong na sa Panginoon, nagbukas at tumanggap sa Kanya, sa inyong tahanan, magsimula kayo kahit dalawa o tatlo sapagkat sabi sa Biblia, dahil man may dalawa o tatlo kakatipon, dahil sa Kanya naroon siya. Sa pamagitan niyan, ma-influence niyo ang inyong neighborhood. Unti-unti, matagal yan, pero huwag kayo magsawa. Sa inyong bakuran, sa harapan niyong bahay, magsimula kayo ng maliit na prayer meeting. Kung yung ginagawa natin dito, gayahin niyo, except na wala kayong preacher doon, gamitin niyo ang radyo. Kagaya ngayon, nasa ibang bansa, ang kanilang ginagamit ngayon yung radyo sa yung internet sa pamamagitan ng www.iradioportal.com. Yan, para sa ngayon marami nakikinig yan sa atin. At parang naririto sila. Ibang oras nga lang sa kanila, pero at the same time yung oras na ito naririnig tayo nila doon. Kaya lakas-lakasan yung palakpak niyo. Okay. Thanks. Salamat, Brother Mike. Salamat marami. Pagpalaan kayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. At mula naman po sa Kalumpit, Bulacan, Sister Marites de Leon. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Brother, good evening po, Panginoon. Good evening po, mahal namin po nung lingkod na gwapo. Alam niyo po, Brother Mike, mayroon na pong 7 years na matagal na po akong nagbabalak na pumila dito. Ah, minsan nakapila na umaalis pa. Kasi po, napakahirap po palang lumantag. Pag ikaw naliwanag sa Panginoon, hindi pwedeng hindi mo masabi kung ano yun, baka po kasi meron pong nakaririnig na kagaya ng sitwasyon ko. Eh, sila din po ay maliwanagan. Kung papaintulutan mo po, sasabihin ko po sa iyo ang dahilan nakatayo po ako dito. For 7 years po, Brother Mike, abnormal bleeding po. Nagkaroon ako ng pagsubok. Almost 16 years na po ako dito sa gawain. Pero 7 years from now, Brother Mike, dinudugo po ako. 2 beses na po akong naraspa. So, within 4 years, last 4 years. Pero po, wala naman pong nakita. At nagpapagamot. Hindi na rin po ako nagpapagamot. Sa kasalukuyan. Pero sa kabila po ng lahat, ako po yung matin dito ng walang absent, halos hanggat kaya ko. Umabot na po ako sa wala na akong dugo. Pero nakakatayo pa rin po ako dito, malakas. Ngayon po, napagsino ko po ito. 3 years from now, may nangyari po sa aking himala dito. Total transformation. At talaga pong nagparamdam sa akin ang Panginoon. At ngayon po, after 3 years po, ito po nabuo na po sa akin. Ngayon po kasalukuyan, 2 months na po akong dinudugo.
Pero, kanina po, maghapon ako dito, nag-attend po ako Life in the Spirit Seminar. Wala na po. Kasi po, sabi ko, pag tumayo na ako sa harap nyo at ipayag ko mga pangakong na promise ko na hindi ko natupad. Kasi po, di po ba pag ginawa, nag-promise tayo sa tao, promise natin sa Panginoon. At kung ano pong ginagawa natin na hindi tama, ginagawa rin po natin sa Kanya. Kaya nga po, ako naglakas loob ng tumayo dito. Napakahirap po pala. Pero ngayon po, okay na po ako. Buong katawan. Amen. Brother Mike, yung pong promise na yon, 7 years ago, pinramis ko po dito. Unang-una po akong dinugo ng word. Within 1 month, wala pong hinto malakas. As in, 3 hakbang lang po, hinana po ako. Pero andito po ako, di po ako ma-absent every Saturday. Ngayon po, nag-promise po ako that night, ang topic natin ay power. Inangking ko po yun. Within that night, humigil po siya. Pero ito po ang masakit sa ating mga mananampalataya. Pag po na nga ako tinugon, unaware kung minsan hindi po natin alam, nagagawa pala natin. Alam niyo po, within 3 years po nung ako'y pinagaling dito na 250 po ang blood pressure. As in, sabi po ng doktor sa akin ay aneurysm. Pero pinagaling po ako talaga isang linggong himala ng Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, within 3 years po pinagsisisihan ko. Sa kabila ng pag-akab ng Panginoon, inakap po niya ako sa kabila. Nakita ko na po yung kabilang buhay. Noong po inakap niya ako, napakasarap. Wala pong kahalintulad at nakita ko po ang buong pagkatao kung paano tayo mula pagkabata. At ang lahat po na itinuturo niya rito, totoong-totoo, Brother Mike, lalo na po mga sinasabi niyong binibitiwan mga salita. Maging po mga awit niyong napakasarap pakinggan. Sa totoo lang po, talagang kayo po ay instrumento ng Panginoon na ginamit po talaga sa kapanahunan. Alam mo po, Brother Mike, nangako po ako na hindi ko na po gagawin yun. Subalit, within 3 years na binigyan niya akong bagong buhay, nagawa ko pala. Kaya po ngayon, itinalaga ko na po ang buong buhay ko na hindi na po yun mangyayari. At siguro nga po, yon ay dahil dun sa napag-usapan po namin, yung po ang katanungan ko, kung totoo po ba na pinahinto niya ako. Brother Mike. Pinahinto? Saan? Kasi po, nung pong nagdidiliryo ako, tinaas ko po dalawa kamay ko. Sabi ko, Ama, ialis mo lang po itong napakasakit na ito. Gagawin ko po kung anong gusto niyo. Hindi po siya agad sumagot. Pero nung tunawin ko po yung pangalawang tanong, ang sabi ko, Ama, hinto na po ba ako sa trabaho ko? Habang tinatanaw ko po mga materials na mga nabili ko na, instant po, Brother Mike, instant ang sagot at mula po noon, dunay at tapat ang Panginoon, hindi na po nangyari yun. Hindi na po tumasili ang blood pressure ko. Kaya nga po. So, tinugong ka na pala ng Panginoon, yun yung ibig sabihin noon. Brother Mike, tunay pong, di po ba, man of faith si Abraham na sinabi niya yung, hiniling niya yung anak niya. Na ipagkaloob. Ako po, bread and butter po namin ang trabaho ko. Brother Mike, wala po kaming iba. Dalawa po ang anak ko nag-aaral sa college. Sa kabutihan po ng Panginoon, wala po dyan, wala kaming trabaho. Pero nag-aaral po sila. Kumakain po kami sa kabutihan po ng Panginoon. So, ano ang, yung paulit-ulit na ganyan sakit, tatandaan nyo ha, suriin nyo mo lang pagkabata. Mayroon na niya kinutok sa inyo yung 4 na taong dinudugo. Ha? Yun talaga. Malakas araw-araw na dumating sa akin maputla na. Now, noong kasi kaunti pa lang tayo dito,
sa Morsolo. So, nakakausap ko in groups of 30, pinapasok ko sa opisina ko, pinagkukwento ko sila, naalam ko kung anong problema. Siya naman, napuna ako, pag siya na, darating na sa kanya, umaalis. Hindi na hinihintay magpagsalita sa harapan ko. Finally, after 2 months, bumalik, yun talagang halos wala nang hininga, papel ng itsura. Pagdating sa akin, sabi niya, Brother Mike, tama-tama naman kasi pala dinadasal niya na masulo niya ako. Ayaw niyang maraming kasama. Nung umaga naman na yun, talagang pumasok maaga, sulo naman kung dumating. Nang tinanong ko, bakit siya umaalis kapag siya na, nagagalit daw siya sa akin. Kako bakit nagagalit sa akin? Kamukha ka niya ng asawa ko. Sabi niya, pakialam ka niya sa buhay na may buhay. So anyway, nang examining ko siya, ang root cause ng kanyang pagdurogo is bitterness. Sama ng loob. Susuriin niyo mo lang pagkabata kung mayroong taglay na sama ng loob, kahit kanino, no? Tapos yung mga pangakong hindi natutupad. Alam niyo, nung Sabado, pinasimulan ko na sa inyo yung salot na dumating sa Israel, sa Ehipto. Una yung dugo. Tubig na ginawang dugo. 10 salot na dumating yun. Bakit naging 10 ang salot dumating? Sapagkat tuwing maiipit si Paraon, papayag na, sasabihin kay Moses, sige na, sabihin mo na sa Diyos mo, alisin ang salot niyan, papayag na ako. So alisin mo ng Panginoon. Pero pagkatapos na payapa na naman sila, pagbalik ni Moses, sabi na Paraon, anong pangako? Wala akong pangako sa iyo. So patindi ng patindi yung pagdating ng salot sa buhay. So tuwing tayo mangangako, tapos babaliktad na naman tayo, sa tatandaan nyo, lalong titindi ang dagok sa buhay natin. Iba kasi pag nangako sa Diyos eh. At saka, yan naman ay hindi para tayo sirain. Sabi kasi sa Biblia, kung hindi tayo nagbabago, kailan ipakain sa demonyo yung katawan natin. Maligtas lang yung ating kaluluwa. Pero, hindi kalooban ng Diyos yun. Gusto niya buo tayong makarating sa Kanya. So, kung ano yung napag-usapan nyo sa inyong panalangin, pakikita namin sa inyo ng Panginoon yung Kanyang katugunan dun. Iyon ang inyong gawin. Ano? Sabagat marami tayong hanap buhay, kumikita lang tayo, kahit na hindi magandang hanap buhay, tuloy tayo, na hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos. Papalitan ng Diyos yan ng naaayon sa Kanyang kalooban. Amen. Okay? So, huwag ka mag-alala. Ngayong gabi, pinagaling ka na ng Panginoon. Amen. Huwag ka nang babalik doon sa bagay na binabalik-balikan mo. Amen po. Okay? Brother Mike, allow me po, kahit po sandali lang yung nangyari po noong Sabado, habang nag-talk po kayo. Alam niyo po, inangking ko po talaga kasi po, sabi ko, Lord, pinangako ko na yung anak ko pagbe-birthday ko ngayon. Ngayon po, actually, birthday niya. Ngayon po, alam niyo po talagang napakabuti ng Panginoon sa kabila ng ating mga pagkakasala. Napakabuti po niya. Habang number 4 na po yung tinotalk niyo, bigla pong nag-ring ang telepono ko, bigla pong nagkaroon po ako ng budget. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Amen. Salamat po, Brother Mike. Mula naman po sa Paranaque City, si Sir Loida Colocado. Palakpakan po natin ng Panginoon. Una-una sa lahat, magandang gabi sa iyo, Yahweh El Shaddai, at sa iyo din po, Brother Mike. Ang tatanong ko lang po kung mayroon po bang pag-asa na magkaroon po ng hustisya ang Tito Edgar ko po na nabaril po doon sa Tondo Parola po. Hustisya, lahat tayo dapat may hustisya talaga. Anong lagayan ng kaso? Ngayon po, ipinablatter po doon sa Tondo Parola, pero binaliwala po yung pagkablatter kasi po mga kakapin po yung mga pulis nang bumaril sa tito ko po. Aha, may mga testigo bang nakuha? Mayroon pong bata na kasama ng tito ko nang baril siya. Pero po hindi po siya pinapakita ng mga magulang kasi po natatakot sila na baka patayin po yung anak nila. Sa Tondo yan? Opo, sa Tondo Parola po. Mm-hmm. Hindi ko kilala ang hippie ng pulis dyan eh. Sinubukan niya na lumapit sa mayor ng Manila. Pag kayo may mga problemang ganyan,
Lapitan niyo ang inyong mga mayor, yung tungkulin ng mga mayor yan, ha? Bigyan solusyon ng inyong mga problema ganyan. Ha? Okay. Lapitan niyo ang mayor niyo, dalhin niyo doon ang inyong hinaing na hindi ina-aksyona ng police department ang inyong reklamo. Opo. Okay? Sa ngayon po, nakaborol pa rin siya sa sukat po doon sa San Paolo. Kababatay lang. Nang November 17 po siya namatay. Hanggang ngayon po, hindi pa po siya nalilibing kasi wala po kaming pera pambayad po sa pampalibing sa kanya. Pampalibing? Opo. Bakit? Magkano pampalibing niyan? Kasi may 6,000 po, tapos mayroon pa kaming balance na 14,000 para sa 15 days na imbalsamo niya. Wala po kayong pambayad. Para palibing? Opo. Pali 20,000 pa po ang babayaran lahat. Kung babayaran natin kalahati, ililibing na yan. Ha? Asaan ngayon nakaburol? Sa Sampaloc po, dyan po sa sukat. Sa sukat? Opo. Sukat? Paranaque po. Paranaque? Opo. O mula sa Tondo, napunta sa Paranaque? Eh, kasi po, mayroon po siyang kapatid dyan sa sukat, kaya trinansfer po siya dyan. Kasi hindi po siya pwede doon ano, sa Tondo Parola kasi po, mayroon po ang palagi nag pumupunta doon na dumadalaw na polis. Okay yan, ha? Okay. Ilapit po ngayon kay Colonel Valdez at paalam ko, ha? Yung HPD total nasa Paranaque na palang bangkay, ha? Opo. At pababayaran ko kay Colonel Valdez yung panlibing niyan. Amen. Praise the Lord. Okay. Sige. Thank you po. Palakpakan po natin ating Diyos sa buhay. At para po sa panghuling katanungan sa gabing ito, mula po sa Cavite City, Sister Zenaida Ventanilla. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po. Magandang gabi po, Brother Mike. At sa Panginoong Yesus, ingi po ako ng tawad sa Kanya. Magtatanong po ako sa iyo, sa anak kong bunso. Lagi po siyang lapitin ng away. Yung pong mga kapitbahay namin, marami na pong galit. Paglabas po ng gate namin, nakikipagbugbugan na. Inuwi ko po sa Pampanga, doon ko po pinaharal ng mga kapatid niya. Nakipagbugbugan din po siya doon. Hallelujah. Ninenervyos na po ako. Minsan po nanginginig na po ako sa nervyos. Talaga naghahanap siya ng away, ano? Opo, matagal na po ito. Baka gustong pumalit kay Pacquiao. Hindi. Matagal na po namin problema ito kung galit na po sa akin mga kapatid niya. Ilan taon na ba yan? 21 na po. 21? Walang ginawa paglabas ng bahay, mambubugbog. Nakikipag-away po. Lapitan po siya ng away. Lapitin? Opo. Ay, baka naman talaga nag-ahaway sa naghahanap siya ng away. Hindi ko po alam. Wala namang ginawa, inaaway lang kusa. Minsan po, inaamon po siya. Pag inaamon po siya, na kukontrol po namin, kakahawat ko. Pag kinabukasan po, pangalawang araw, aabangan po niya yung nag-amon at saka po nagbubugbogan na sila. Hallelujah. Makita ko po, nanginginig na lang po ako sa takot, nagninervyos na po ano? Ako. Basta bubugan lang ha, basta walang buntalan hawak na patalim. Buntalan po. Hayaan mo lang, basta buntalan lang. Eh, marami na pong galit sabi, na kapitbahay. Sabi mo sa mga kapitbahay, lakay, manood kayo. Pag nagbubuntalan na. Ang gusto mong magawa niya, hayaan mo at ilalapit natin kay Manny Pacquiao para i-train na boxer yan. Ano, baka gusto maging boxer yan eh. Galit na pong mga kapatid niya sa akin. Sabi po ng mga kapatid. Ilan sila mga kapatid? Walo po. Sabi walo. Po ng mga kapatid niyang babae, wala raw po kaming kwentang magulang kasi hindi po namin nadidisiplina. Pero ano yung bunso niyo? Bunso? Po, pinakabunso po. O, anong sabi pa kinakausap niyo? Sabi po niya, puro ka drama, matanda ka, sabi ko sa... Hallelujah. Ano, naglalasing? Nung una po, nagra-rugby po siya. Pagkatapos po, pinakulong ko po sa barangay. Oh. Tapos po, paglabas, hindi na po nag-rugby, nagbiligaw ng maraming babae. Hallelujah. Pagkatapos po noon, ngayon, nagiinom naman. Saan lugar ng, kayo? Saan lugar? Sa Das Marinas, Pali, parang Cavite. Das Marinas? Opo. Okay. Okay, ganito ang gawin mo. Pag ano, pag may nag-aaway, nagbubuntala naman, tawag ka ng polis. Ha? Pahuli mo sa polis.
Tapos pakulong mo. Ha? Para ikulong doon sa mga kulungan na maraming nang bumubog. Oh, meron dyan eh. Madadala yan. Maniwala ka. Hindi ba? Natatakot po ako. Huwag ka matakot. Huwag matakot. Takot. Ha? Ibang paraan kasi ng Panginoon eh. Opo. At sa susunod. Natatawa ko sa mga tanong. Opo. Ngayon yan ating pag-aaralan ngayon tungkol sa mga pagsubok. Ha? Yan, ngayon, pagsubok lang sa iyo yan. Ha? Ngayon nga po. Tuturoan po kita, simple lang. Opo. Kayo ba'y naniniwala sa turo ko? Opo. Opo. Kasi ako basta hindi ko nagsasalita, nakikinig ko. Tatanong ko pa, sabi ko, long, sarugutin mo kaya. Hindi ko masasagot yan. Ganito. 21 anyos na yan. Opo. Marunong ka mag-drawing? Opo. Okay. Yung pinadodrawing kong sanggol, siyang ilagay mo doon sa sabsaban. Opo. Ha? Ibalik mo doon siya sa pagkabata, nung maliit pa siya na isinilang, kung ang itsura niya, ha? Noong unang buwan niya. Alalahanin mo yung unang buwan, simpleng matatanda mo itsura noon. Lagay mo doon. Pagkatapos pakita mo sa kanya, sabi mo, sama ka sa akin sa Pasko, mamamasko tayo kay Brother Mike. Ha? Sa December 20, dito sa Ambel. Sumasama po siya rito eh. Ah, eh, sigurado yun. Tatamaan niya sa December 20. Opo. Ha? Opo. Okay. Dalhin mo sa akin sa December 20. Ako bubugbog sa kanya. Eren? Opo. Isang bugbog ko lang yan. Mahihilo yan. Matatama. Magbabagong buhay yan. Eren ba? Opo. Oo, sige. Oh, kumusta na kayo? Salamat po. Prosperous talaga. Mayaman na kalino. Pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maging hawa at matagumpay! Kailangan ka na ba, Mike? Kamusta ka na? Thank God, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayama at matalino pa. Thank God, ako'y mana. Kamusta ka na? Thank God, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayama at matalino pa. Thank God, ako'y mayama at matuwi ka. Thank God, happy, pag-ibig ko'y magasta. Thank God, thank God, ako'y mana at matuwid ka.
talaga. Thank God ako'y mayano at matalino pa. Thank God ako'y marana at magwita. Thank God happy pag-ibig ko'y magastas. Happy and prosperous talaga. Hallelujah. Akala mo, mga lambalang mga problema, no? According to James chapter 1 verses 2 to 4 says, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas na iba't ibang pagsubok. Narinig niyo? Hindi sinasabi ito, mga kapatid, malungkot kayo kapag kayo dumadaan pagsubok o mainis. Ang sabi dito, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyon. Ibig sabihin, walang pagsubok na hindi natin mapagtatagumpayan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sa totoo lang, hindi itong aking topic sana ngayon eh. Kaya lang, kagabi, nagising ako ng, akala ko alas tres na. Alas dos lang pala. Hindi naman ako makatulog. So, nagbukas ako ng Biblia. Nasumpungan ko yung, yan itong, kay James. Magala kayo lagi kapag kayo dumaraan ng sari-saring pagsubok. Sari-sari, hindi lang isa, ha? Sari-saring pagsubok. At sabi sa isang bahagi ng kasulatan, walang taong hindi dumaraan sa pagsubok. Lahat ay daraan. Mahirap, mayaman, bata, matanda, puti, itim, babae, lalaki, daraan sa sari-saring pagsubok. Yan. So ngayon, I went farther at nalam ko, ano-anong pagsubok na ginagawa ng Diyos? So mayroon pala mga pamamaraan ng Diyos tungkol sa pagsubok. Pero yung pamamaraan, hindi kibabahagi sa inyo ngayon, ibabahay ko muna ngayon yung dahilan. Dahilan bakit tayo pinararaan sa mga pagsubok. Gusto niyo malaman? Okay, pitong dahilan ang aking bibigay sa inyo, mahalagang dahilan para ngayon, hindi natin nagtataka kung bakit. Sa totoo lang, dalawang tao sa Biblia ang dumaan sa matinding pagsubok, babahay ko sa inyo mamaya, na hindi pa natin dinaraanan. Pero hindi naman tayo dadaan na doon sapagkat yung matinding pagsubok na dapat dinaanan natin, dinaanan na ng Panginoong Jesucristo. At napagtagumpayan niya ang lahat na pagsubok na hinarap niya nung siya'y nabubuhay dito sa lupa. So, there are 7 reasons behind trials and testings. 7 dahilan bakit tayo dumaraan sa sari-saring pagsubok sa buhay. Ang unang dahilan niyan ay upang alamin sa atin ng Diyos kung tayo ay tapat at kung totoo ang ating pananampalataya, paniniwala sa Diyos. Alam mo kasi, halos lahat na tao, lahat sa Pilipinas, halos lahat na tao naniniwalang may Diyos, di ba? Kayo naniniwalang may Diyos. Ang demonyo naniniwala rin pala na may Diyos. Kaya lang ang demonyo, nangangatal pa pag nalalaman niya ang tungkol sa Diyos. Tayo, nako, lalong tumitigas ang loob natin. Anong Diyos? Sabi ni Paraon. Walang Diyos sa akin. Sabi ni Paraon. Pero sabi naman ng Diyos,
Ah, ganun ha. Walang Diyos sa'yo. Tingnan natin kung anong aabutin mo. So anyway, the first reason why we pass all these kinds of testings, maaring financial, maaring personal, maaring emotional, maaring family relationships, kagayong ating kapatid na yun, siyempre, malaking problema nga naman, araw-araw may away. Anak niya naghahanap ng away. No? Problema ng nanay yan, ano? Malaking problema nga yan. Kaya ayaw ko maging nanay. Yung tatay, hindi masyado pinapansin niya ng tatay, sa totoo lang. Ha? Kung akong tatay noon, bibigyan ko pa ng gloves yun. Ha? Para masubukan niya. In 1 Peter chapter 1, verses 6 to 7, it says, ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong panampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Sa totoo lang, kung titingnan natin yung nakalaan sa atin sa kinabukasan, walang pagsubok na hindi natin napagtatagumpayan. Lahat na pagsubok, i-enjoy natin. Sabi sa Hebreo 12:2-3, sabi doon, ituon ninyo ang inyong paningin kay Kristo. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame. Consider how he went through all kinds of trials put against him by sinful men. Pag dilidilihin natin kung paanong pinagtanggumpay ni Jesus at dinaanan ni Jesus, yung mga insulto dinaanan niya at pahirap na dinaanan niya na itinapon sa kanya ng mga taong makasalanan. Para hindi tayo manghina at manlupaypay sa panahon ng mga pagsubok. Amen? So, ang layunin ng pagsubok, hindi tayo panghinain, kundi lalo tayong palakasin. Lalong palakasin ang ating pananampalataya. Amen? Upang masubok tayo kung talagang tapat. Ang sinasabi kong dalawang mama sa Bibliyang sinubok na matindi, si Job, at si Abraham. Si Job, ipinagmalaki ng Diyos kay Satanas. Sabi niya, ang tao niyan matuwid, malinis, walang sala. Hindi ako sinusuway niyan. So, balit sabi naman ni Satanas, paano ka naman susuwayin? Lahat na prayer request ni Job, binibigay mo. Narinig niyo yun? Si Job, lahat na ginusto ni Job, binibigay ng Diyos. Pag nasusunod natin ang kalooban ng Diyos, lahat na gusto natin ibibigay ng Panginoon. Amen? At saka, sabi ni Satanas, nikurot, hindi ko makurot yun eh. Kasi masyadong ginugwardyahan mo. Pag tayo nakasusunod sa Panginoon, napapaligiran tayo ng mga anghel de la guardia. Hindi makapasok Satanas. Kaya payapa ang ating kalooban. Pero sabi ni Satanas, subukan mo niyang alisin niya mga gwardyang yan. Ha? Subukin natin na alisan ang kayamanan si Job. Subukan natin alisin yung lahat na mahal niya sa buhay. So sabi naman ng Diyos, sige, subukin mo, pero huwag mong papatayin si Job. Pamos yung pakialaman. So ginawa nga, lahat na ari-arian ni Job, ninakaw. Nasunog, ninakaw. Pagkatapos, yung kanyang mga anak, ubos lahat. Nagpaparty lang, nadaganan. Patay lahat. Sa isang araw lang yun. Dumating kay Job balitang yun. Pero ang dumating kay Job balitang yun, ang ginawa niya, nag-ahit, tanda ng pagsisisi, nilagyan na aboy ang kanyang ulo, dumapa sa lupa, at yun sinigaw niya. Sabi niya, God gave it, God take it away. Ang Diyos nagbigay sa akin, siyang kumuha, popurihin ko pa rin ang Diyos. Hindi niya sinisi ang Diyos. Now, this is our common problem. Makinig po kayo.
Pag dumaraan tayo sa matinding pagsubok, ang unang sinisisi natin ang Diyos. Mali. Mali. Hiwag natin sisisihan ang Panginoon. Kakampi natin ang Diyos eh. Amen ba? So, masusubok lamang ng Diyos ang ating pananampalataya kung tunay at hindi huwag sa pamagitan ng mga pagsubok. So, si Job nasubok ng Diyos. Hindi huwag ang pananampalataya niya. Hindi sinisi. So, nag-report ulit. Nakita ulit sila ng Panginoon. Satanas. Sabi ng Panginoon, oh, Satanas, andyan ka na naman. Sa kagaling? Sabi doon, sa ambil. Hallelujah. O nakita mo niya aking mga lingko doon na dumadalo na pagsabado, dumalo ba pang Martes? Sabi niya, oo, oh, kasi anya, yun naman anya, maski anya, kunan mo ng mga kayamanan yun. Pupurihin ka pa rin kasi magaganda at magagwapo sila. Amen. Malalakas pa rin. Sabi niya, oh, nakita mo niya, sinisiba niya ako ng aking mga ni Job. Sabi ni Satanas, pinuri ka pa nga eh. Pinuri ka pa nga. Oh, sabi ng Diyos, kita mo na sinasabi ko sa tapat sa akin yan eh. Pero sabi niya, subukan mo anyang paluguin ko yan ng 7 taon kung pupurihin ka pa. Subukin mo anyang bigyan ko yan ng sakit ang lingkod mong yan kung purihin ka pa. Sabi ng Diyos, sige, sabi niya, gusto mo, pagpiraperosuhin mo, kurutin mo, pero huwag papatayin. Papakikilaman buhay niya. Ginawa naman yun. Hanggang sa nagkaroon ng mga pigsa si Job, buong katawan, nagnanaknak na, kati sa ulo, hanggang paa, kati, kumuha siya ng biniyak na palayok, para kanyang pangkamot, kamot sa ulo, kamot sa pusod, kamot sa tuhod, kamot sa puwet. Ako, hallelujah, nakita nung misis niya, sabi niya, sumpain mo na ang Diyos mo, Job, at mamatay ka na. Sabi ni Job, oy babae, sabi niya, ikaw talaga niya, praise the Lord ka pag pagpapala. Pero pag sakit na, hindi ka na praise the Lord. Hindi mo alam sinasabi mo, tahimik ka na lang dyan. Pupurihin ko pa rin ang Diyos, sabi ni Job. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Dinasubok si Job, ang magandang kwento ganito. Sa bandang huli, babasahin ko na sa Biblia kung ano nangyari kay Job sa bandang huli. Mas maganda kaya may kumatandaan lahat eh. Para eksakto. Ito ang ginawa ng Diyos sa buhay ni Job. Ang mga huling araw ni Job, kabanatang 4:2, talatang 12 sumusunod, ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpalaan ni Yahweh. Binigyan niya na ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamilyo, 2,000 baka at 1,000 inahing asno. Nagkaanak pa si Job ng 7 lalaki at 3 babae na ang mga pangalay si Himina, si Kisa, si Karen, etc. etc. Ayan. At si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Biro mo yan? Sa mga pagsubok na yun? Pag tayo pala nakalagpas sa pagsubok, yung mga nawala sa atin sa panahon ng pagsubok, ibabalik ng higit paroon ng Panginoon. Amen? Kaya ako magtataka kasi marami lang sasabi na bakit Panginoon kung kailang Brother Mike, kung kailang lumapit sa Panginoon saka naman po nawala ng trabaho saka naman nalugi ang aking negosyo. Ako magtataka doon sapagkat binabalatan tayo ng Panginoon. Yung ating lumang buhay nililinis. Yung ating lumang yaman na hindi galing sa Kanya inaalis para palitan ng Kanyang Kanya talaga. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Siya ang unang dahilan bakit tayo dumaraan sa matinding pagsubok. Si Abraham naman, alam yung pagsubok kay Abraham, nag-iisa niyang anak, hiningi ng Diyos. Pero hindi ipinagkait ni Abraham, ibinigay para ihain sa kanya. Sapagkat naniniwala si Abraham na yung pangako ng Diyos sa kanya, na ang kanyang lahi ay magmumula dun sa kanyang anak ni si Isaac, ang paniniwala niya, sunugin man niya si Isaac bilang hain sa Diyos, ayon sa utos ng Diyos, kayang-kaya ng Diyos na muling buhayin si Isaac.
para yung pangako ng Diyos ay matupad. So, kapag dumaraan tayo sa matinding pagsubok, ito ang isipin nyo, ang pangako ng Diyos. Pangako ng Diyos. Huwag yung isipin yung kahinatnan ng pagsubok niyon. Ang kinin yung pangako ng Diyos na hindi tayo ipadadaig sa noong pagsubok. Sapagkat sa panahon ng pagsubok, bibigyan tayo niya ng kakaibang lakas. Kakaibang tibay ng loob upang mapagtagumpayan natin ang lahat na ori ng pagsubok na yan. Amen? So, tandaan niyo ito. Ito, common ito. Sa school, kung anong itinuro ng teacher, gagawa ng examination yon at the end of the month or the week, di ba? Kung kayo dumaan sa school, di ba? Nag-aral ba kayo? Sino mga nag-aral sa school? O, siyempre lahat yan, kahit papano, anong ihirap natin, pinag-aaral yung mga anak natin. Nakatapos man lang kahit ng elementary, ano? Kung di makapag-high school. So, hindi makakatapos yan ng primary o elementary kung hindi nakapasa sa pagsubok o pagsusulit o test na tinatawag. At yung ibibigay siya yung test ay yun namang itinuro sa atin. Ano ba tinuro ang kanawang 1 plus 1 equals 3? Siyempre, ang i-examine sa iyo, 1 plus 1. Pag sinagot mo ito, bagsak ka. Amen ba? Ibig sabihin ito, kung anong aral ang narinig natin, ayon sa nasusulat, kumanda kayo, daraan kayo sa pagsubok tungkol dyan. Amen? Taas ang kamay nyo. Example na lang, sa mag-asawa. Kapag narinig nyo ang aral tungkol sa mag-asawa, na ikaw babae, pasakop sa lalaki, ikaw naman lalaki, mahalin ang babae, pagkatapos ng aral na yan, pag-aawayin kayo. Mag-asawa. Mangangatwiran yung babae, mangangatwiran yung lalaki. Diba? So, pagdating ng pagsubok na yan, dapat ang kinilin nyo yung pangako ng Diyos sa aral na yun. Huwag yung katigasan ng ulo. Kasi minsan tayo nagmamatigas. Ah, lumang aral na yan. Ha? Hindi pwede yan. Hindi pwede yan sa Panginoon. Hindi pwedeng baguhin ang salita ng Diyos ng tao. Amen? Kung gusto nyong pagpalain, maging ganap at walang pagkukulang, sabi sa Biblia, sundin ang salita ng Diyos. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, ganito yan, ano? Nakita nyo na ba ang Diyos? Hindi. Walang makakakita sa Kanya sapagkat kay Moses hindi nagpakita yun eh. Diba? Mamamatay ang tao makakakita sa Kanya na mukhaan. Bihira lang yun. Ha? Pero pagdating ng huling panahon, makikita natin siya ng mukhaan. Sapagkat tayo rin ay magiging espiritu sapagkat ang Diyos ay espiritu. Amen ba? Subalit nangungusap sa atin ang Diyos sa pamagitan ng kapwa-tao. Kapwa-tao. For example, sabi sa Biblia, sa Romans 13, walang pamunuan o pamahalaan na itinatag sa balat ng lupa na hindi ang Diyos ang nagtatag. Ibig sabihin, ang namumuno dyan ay may basbas ng Diyos. For example dito, sa ating gawain, sinong tinawag para mamuno dito? Si Brother Mike. Kung kay Brother Mike lang na walang basbas ito ng Panginoon, wala na tayo dito. Sa dami ng pagsubok na dinaanan natin sa gawain na ito. Pero we'll be celebrating our silver jubilee next year, 25 years. No? And we will see the glory of God next year in this place. Makikita at pakita sa atin ng Panginoon kanyang kaluwalhatian sa dakong ito sa lahat na naging matatag sa lahat na pagsubok. In other words, when I see a word based on this authority, then he who disobeys that word is disobeying God. Narinig niyo? Sabi kay Moses ng Diyos, hindi naman ikaw ang sinusuway ng mga taong yan. Ako. Hindi sa'yo nagre-reklamo ang mga taong yan. Sa akin, sabi ng Panginoon. Gusto mo niya. Palamon na natin sa lupa. Sabi ng Diyos. Ganun katindi magalit ang Panginoon pala noon. Pero sabi naman ni Moses, wag po,
Huwag niyo pong gagawin yan. So, alang-alang sa pakiusap ni Moses, hindi naman ginawa ng Diyos yun sa mga tao. Now, bato-bato sa langit ang tatawaan, huwag po magagalit. Hindi naman nag-uutos ang Diyos ng hindi natin magagawa. Maliban ayaw natin. Amen? Maliban ayaw natin. Inutusan na ba tayo ng Diyos na tumalon sa apoy? Hindi. Diba? Pag pinatalon tayo, talo ng pagpapala. Amen? Hallelujah. Ayan. Talo ng pagpapala. Ayan. Amen? O, ito. Ito. Ito para sa ating mga manggagawa sa Paskong darating. Yung Paskong. Mula ngayon Sabado, may binabas na akong instruction. Nagtatawanan sila binabas instruction. Ako, pag nabing instruction, tapos ng instruction. Nasa kanil kung susundin yun. Yung susunod, pagpapalain. Yung susuway, anong parang sa sumusuway? Susumpain. Sabi sa Biblia, pag sumunod ka, pagpapalain. Pag sumuway ka, susumpain. Sabi ko sa kanila, tuwing Sabado, kung sinong grupo, kasi alam, tuwing Sabado, may PFCC grupo dito, na-assign dito, yung nag-dedecorate itong stage, no? Yung nagkukuhan dyan sa mesa, yung nag-aalay, kanya-kanyang grupo yung PFCC. May mga namumunong disciple tayo dyan. Kakosimula ang Sabado, gagawa na ko sa harapan ng stage ng magandang platform dyan para sa isang bilin. Bilin. Sila magde-design kung ano itsura noon. Magpagandahan sila. Parang contest. Pagkatapos kako, yung head ng PFCC yun, siyang tatayo sa araw na yun bilang Joseph. Yung message naman niya, bilang Mary. Kung may sanggol silang pinakamalit, yung dadalhin nila lagay sabsaban. Sila mag-aalaga noon. Kung wala naman sila, manghiram sila ng sanggol. Ah, isang buwan pa lang na sanggol. Magdadala sila doon ng pampasuso, sila mag-aalaga noon. Okay ba? Payag kayo? Yung suot nila, sila na rin bahala. Kung anong gusto nila, gusto nila, hubad sila eh. Kung gusto naman nilang magpabungga, ayon din, di ba? Ngayon, kayo ang judge. Kayo ang judge. Tatandaan nyo yan, ha? Kunan nyo sila ng picture. Gusto nyo magpa-picture pa kayo sa kanila. Ha? Pagkatapos ng Pasko, bibigyan ko sila ng special reward. Lahat bibigyan sila ng special reward. Amen? Ngayon, mayroon tayo dito ng simbang gabi. Simula ang December 16. Ganun din yun. Ha? Yung mga disciple elder natin, sila sa gabing yun ang magiging Joseph and Mary. Amen ba? Hindi sila pwede manghiram ng ibang asawa. Yung tunay nilang asawa ang isasama nila dyan. Kukunan nyo ng picture para pag nakita nyo sa labas ibang kasama, huli natin sila. Payag kayo? Yun lang payag, pumalakpak na malakas. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kahapon ka lang inutos yun. Mas matindi ngayon sapagat sa entablalo ko pa in-announce. Amen ba? Ngayon, kayo naman na pumalakpak, aba, mag-ipon-ipon tayo ng panregalo sa kanila. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ayan, simpleng pagsubok yan kung talagang susunod sila. So, pangalawang dahilan, bakit tayo pinaraan sa sarisaring pagsupag para tayo hindi magyabang, para turuan tayong magpakumbaba. Ha? Trials and testings comes to humble us, to keep us from being proud and boastful because pride, sa Biblia, pride precedes destruction. Before a fall, pride comes. Kapag tayo masyado nagmataas, saan tayo pupunta? Babagsak. Sabi sa Biblia, ang nagmamataas, ilalagpak ng Panginoon. Subalit ang nagpapakababa, itataas ng Panginoon. Amen ba? Yan. Tingnan natin ang ginawa ng Diyos sa mga Israelita. In Deuteronomy chapter 8 verses 1 to 2, it says,
Be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess the land that the Lord promised on oath to your forefathers. Remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep and obey His commands. So, pinararaan tayo sa pagsubok upang malaman ng Diyos kung anong talaga ang laman ng ating puso kung tayo ay susunod sa Kanyang mga utos at hindi tayo magmamataas. Hindi tayo magmamataas. Alam yung taong nagmapagmataas? Ito po yan. May tinatawag kasi sa Bibliang false humility. Ganyan ako noon eh. Ganyan ako noon. Hindi natin unknowingly, yung tao palang pagtaas, may tinatawag na false humility. Ayaw humarap sa tao. Nahihiya. Natatakot. Ganyan ako noon. Kaya yung simula sa charismatic renewal, pa ako nagsalita, nakatalikod. O di lang kayo nakapikit. Pagdilat ko, wala na sila. Iniwan ako. Iyan ang pagsubok na dinaanan ko. Dinala ako ng Panginoon dyan sa mga itikan. Dinala ako ng Panginoon dyan sa mga ilalim ng tulay. Iniimbitahan ako sa prayer meeting. Ang dami daw nila. Pagdating ko, tatatlo sila. Apat sila. Pero kung man, sige, masaya ako. Sige lang ko. Yung pala, pamamaraan ng Diyos kung ako ay susunod. Hanggang sa ako ay itinatuan na lang aking may bahay sa ginagawa ko. Hanggang sa inaway na ako ng aking may bahay ng 1-2 taon. Dahil sa gawain ito. Pero, nanindigan ako sa salita ng Diyos. Na hindi ako pababayaan ng Diyos. Amen? Hanggang sa hinamon na akong maghiwalay na kami pag hindi pinawanan ang gawain ito. Hindi. Pagdating ng pagsusulit namin dalawa, pinito ko na sa inyo. Hindi ako sumasagot. Ang Panginoon sumasagot sa Kanya. Sabi sa akin na may bahay ko, sagot! Sabi ko naman sa Panginoon, sagot na Lord. Si Lord, si Lord, nasasagot ko eh. Di ba? At the end, kami ang dalawa ni Lord nagtagumpay, si Sister Bilan sumunod. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, trials and testing comes to humble us sapagat ayaw ng Diyos na tayo ay magmataas. Magmataas. Ang isa pang palatanda ng isang taong mapagmataas yung ayaw sumunod. Ayaw sumunod. Maraming katwiran. Maniwala ka naman dyan. Sobra naman yan. Sabi niyo nga. Walitin niyo. Hindi ba? Madalas ginagawa niyo yan, ano? Pag ayaw niyo, di ba? Ganyan. Ngayon, pag ganyan tayo lagi, daraan kayo sa matitinding pagsubok hanggang sa maisigaw niyo, Lord, suko na ako. Lord, susunod na ako. Lord, uupo na ako. Uupo na kayo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Third, trials and testings comes to teach us that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Kaya tayo pinararanan sa mga sarisaring pagsubok sapagkat gusto niyang makilala na at malaman natin na ang buhay natin na hindi lang sa pagkain dito sa tiyan. No? Kasi lahat na panahon ginagamit natin sa paghahanap na ating makakain, ating matitirhan, ating madadamit, ating maililipstick. Pero pagdating sa salita ng Diyos, nako, saka na yan. Ano ba naman yan? Mayroong kapilya dito, dito na lang tayo. O ano lang tutuhan mo sa kapilya mo? Amen ba? Hallelujah. Trials and testing comes to teach us that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Deuteronomy chapter 1 verse 3 said, He humbled you, this is chapter 8 verse 3, He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng manna. No, nakaranas na kayo ng gutom? Pagka nagmataas, yung paboksing-boksing na yan ng anak mo,
daraan niya sa matindi pang pagsubok. Aabutin mo yan, sister, nakahando siya sa sidewalk. Wala nang ngipin, wala nang tainga, kinain na ng daga. Hanggang sa matatauhan yan. Amen ba? Hallelujah, sabi ni sila, kunako po, wag naman po. Eh, gusto mo magbago eh, di ba? Para turuan siyang magpakumbaba. Tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkang hindi niyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa bawat salita na namutawi sa bibig ni Yahweh. Amen ba? Okay, linawin ko sa inyo yan. Ha? Pag sinasabing, man does not live on bread alone, but on every word comes from out of God, ay hindi lang po sa pakikinig yun. Ha? Nakikinig nga lang naman tayo, pagkatapos makinig, balik naman tayo sa boxing. Ha? Nakikinig nga tayo, pagkatapos makinig natin, balik naman tayo dun sa droga. Nakikinig nga tayo, pagkatapos makinig, away na naman tayo ng away. Di ba? Oh, ibig sabihin noon, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God, nabubuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Namumuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Amen? For example, paano ito may sasabuhay? Ang sabi sa Biblia, wala naman taong hindi nagkakasala eh. Wala naman taong hindi nakikipag-away eh. Nakakaroon, magkakapatid, nag-aaway. Kaya lang, ang sabi sa Biblia, bago lumubog ang araw, anumang away na nangyari nyo sa maghapon, putuli na. Magkasundo na kayo bago kayo matulog. At baka, sa hating gabi, bawian ka ng buhay na hindi ka nakapagkasundo. Saan kayo pupunta? Saan? Sa impyerno? May tanong ako sa ano, ito may palaisipan. Gusto yung malaman? Alam kasi maraming pumapasok sa isip ko pag ako nagninilay eh. Nagtatanong naman ako sa mga disciple para maraming nalalaman yung mga yan eh, para makakuha kong ideya. Tapos makakuha naman sila sa akin ng ideya. Sabi ko, hindi ko sasabi mga pangalan nila. Kahapon kasi, nandito kami lahat, pinalinis ko yung ano, sa mga preacher, yung ating kooperatiba. Para yan ay magamit na ngayong Pasko. Ha? Mayroon dyan mga space na parirentahan dyan sa loob. Yung mga pagkain, huwag na dito sa labas, malikabok. Doon, sa loob. Magbabayad lang tayo sa loob ng space. Amen ba? Tsaka napag ako ng air conditioner na CR. Oh, hallelujah. 10 piso lang, bawat iihi. Aba, para ma-maintain yan bango doon, di ba? Oo. Oh, ano, sa loob dyan, oo, oh, maramayroon talaga dyan eh. Kasi marikokan sa akin dun eh, nahihirapan daw sila pumunta doon sa portalit na malayo. Ayan. Hayaan nyo, pagkatalit ang mga CR air condition. Ha? Pero basta bawat ihi, 10 piso. Para mapigil kasi kay ihi ng ihi. Amen ba? Purihin natin, Panginoon. Purihin na Diyos. Ah, ito ngayon, naalala ko na. Ito. Nadaanan ko sa Biblia. Darating daw ang araw, ha, na maririnig ng mga patay sa kanilang kinalilibingan ang tinig ng Panginoong Hesus. At lahat ay babangon doon sa kanilang kinalilibingan. Lahat babangon. Yung nagpatuloy sa paggawa ng masama, babangon din. Kaya ang dadalhin sa doon sa parusang walang katapusan.
Yung naman nagbagong buhay at namuhay ng ayon salita ng Diyos, gumawa ng mabuti, babangon. At papasok na sila doon sa pamanang walang katapusan. Sa kaharian ni Yahweh na kanyang nilaan. So ang tanong ko, pag namamatay ang tao, saan sila ngayon? Ano? Sabi ng iba, nasa purgatorio. Ay, hindi. Sabi na sa Biblia, babangon sila sa kanilang kinalilibingan. In other words, naroroon pa sila sa mga libingan. Anong ginagawa nila doon? R.I.P. Namamahinga. Namamahinga. Nananahimik muna kasi masyado maingay ng buhay. Ang daming reklamo. Amen? Kaya, pag maingay kayo, naku, ganyan kagawin sa inyo ng Diyos. Hallelujah. So ngayon, inilibing. Sa aklat ni Juan yan, darating ang araw na maririnig ng lahat ng mapatay. Pati ng mga nabubuhay. Kung tayo mga mabubuhay, makikita natin ang Panginoon nakasakay sa alapaap. Kaya kayo naniniwala na sasabihin nila, dumating na, nandito na. Inappointed na ng Panginoon. Ha? Hindi, makikita ng lahat na naghihintay sa Kanya, nakasakay sa alapaap, pababa ang Panginoong Jesucristo. Pagkatapos, maririnig na ng lahat na namatay sa kanilang mga libingan at magsisibangon sila dyan sa kanilang mga libingan. Oh, mabubuhay muli sa pamagitan ng salita na bibitawan ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga namatay sa Kanya, mabubuhay muli. Ha? At isasama na dyan sa sinasabi niya, "In my Father's house are many mansions. I will go to prepare a place for you." So, nagpapagawin na doon ang Panginoon ng mga mansyon. Kaya yung ating mga padalang offering, yun ang ginagamit sa paggawa doon. Kung kusing-kusing yung padala doon, ha? Siguro pawid ang ginagawa doon. Hallelujah. Pumutol pa, hindi pa kayo nagpatuloy, hindi pa tapos. Pagpasok nyo doon, alala, baka lumang-luma na yun. Pero kung tuloy-tuloy ang ating deposito doon, nako, mansyon na magandang abutan natin doon. Amen? So ang tanong ko ay, nasaan sila kaya, no? Ano? Nasaan? Bakit tayo may tinatawag na All Souls Day saka All Saints Day? Ayan. Soul in Saints. Siguro yung saints, yun ang babangon papunta sa kaharian ng langit. Ano? Yung soul, do re mi fa sol. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So malamang, nandoon yung magugulo, natutulog pa simplay ang Pilipino. Ayan. Haantay natin pagbalik ng Panginoon saka maririnig yung tinig niyo. Eh, nasa Biblia. Ako kasi nabasa ko dun. Totoo naman yun eh, di ba? Amen ba? Ako naman sinasabi ko sa inyo para nakahanda tayo. Amen? Anong gusto nyo? Babangon kayo papunta dun sa mansyon ng Panginoon o pumunta sa Dore Mapasul? Ha? Then, you should live not only by bread but by the word of God that you hear. Amen. Sikapin na nating mamuhay ng ayon sa salita ng Diyos. Bakit? Dito pa lang, sabi niya eh, after all these trials, we will be complete, not lacking anything. Ang purpose ng trials na ito para ito ipaghanda, para hindi tayo magkulang, maging mature tayo. Hindi tayo mga baby Christian. Yung mga baby Christian, kaunting problema, backslide na. Yung mga mature, maask ka anong problema mo batihan dyan, nandyan niya, nagpupuri sa Panginoon. Kahit iwanan ng asawa yan, kahit malugi sa negosyo yan, kahit alisan ng pwesto sa palengke yan. Amen. Hallelujah. Bibigyan tayo ng Panginoon ng kakaibang pwesto. Kaya dahil lahat na problema, dali natin sa Panginoon. Yung mga politikong yan na walang pakialam sa atin pag tapos ng eleksyon, panalangin natin, matatalo yan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Fourth, trials and testings comes to discipline us. Ayan. Disiplina.
Alam mo, kulang sa ating Pilipinas, sa ating bansa, disiplina. No? Kakanya-kanya tayo. Tingnan mo congressman. No? Kanya-kanya sila. Wala nang ginawa kundi mag-tsa-tsa. Magtanggo naman kayo, tanggo. Mag-tsa-tsa. Sabi niya, mag-tsa-tsa tayo sa karsada, ha? Para hindi pag hindi tumigil ang mga yan. Trials and testing comes to discipline us. Deuteronomy chapter 8 verses 4 to 5 says, your clothes did not wear out and your feet did not swell during these 40 years. Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. Sa loob ng 40 taon, hindi kayo naubusan ng kasuutan ni hindi kumapal sa kalalakad ang inyong mga talampakan. Itanim ninyo sa inyong isipan na kayo'y itinutuwid niya kung paanong itinutuwid ng ama ang kanyang anak. Pero yung mga Israelita, ang lapit-lapit lang ng Egypto at saka Israel, 40 years sa desierto. Lakad ng lakad, papunta doon sa lupang pangako, hindi nila masumpungan. Yung pala, nandun lang sa kabila ng ilog Jordan. Hindi lang makita sapagkat saka re-reklamo, reklamo kay Moses, reklamo, puro reklamo. Ito naman si Brother Mike, hindi kami pinaupo. Ito naman, ang haba ko magsalita. Aabuti naman tayo ng hating gabi nito. Kung ano naman pinagkukwento dyan. Naririnig ang reklamo niya ng Panginoon. Amen. Kaya inyong prayer request, hindi dumarating. Nahaharang. So sila, wala pang tsinilas. Kumapal na sigurong kalyo sa mga paan niya. 40 long years. Pero mo yan, ha? Pag tumatagal pala yung ating prayer request na hindi dumarating 5 years, 10 years na, ang dahilan yan dahil sa karireklamo natin. Naku naman si Lord, 5 taon na ito, yung kapitbahay ko, answered prayer na. Nakapunta na sa Saudi yung aking isang brother, sister. Ako hanggang yun, nandito pa. Ha? Ay, sa karireklamo nyo, hindi yan masusunod, hindi yan matutugunin. Amen? Pakagawa ng prayer request, praise the Lord ng praise the Lord. Darating at darating. Amen? Kita nyo, hindi nyo nabibilangin ang taon at araw. Magugulat tayo, nakaraan na pala ang 10 taon, hindi kayo nainip, dumating din. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hebrews 12, chapter 12, verses 3 to 11 says, consider him who endured such opposition from sinful men, si Jesus ito, so that you will not grow weary and lose heart. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood, and you have forgotten that word of encouragement that addresses you as sons. My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes.